Magandang araw mga kalakbay! I'm back again at ngayon ating pag-uusapan ang iba pang aircraft asset ng Philippine Air Force at ito ay ang mga attack helicopters. Pero bago magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para maging updated sa mga karunungan na ating pagsasaluhan. Ang Philippine Air Force ay may dalawang klase ng attack helicopter at ito ay ang Bell AH-1 Cobra at ang T-129 Attack. Ating pag-uusapan ng bawat isang attack helicopter na ito at kung ano ang mayroon sa mga ito. Ang Bell AH-1 Cobra ay isang two-bladed single-engine attack helicopter. Dumating ito sa Philippine Air Force Headquarters sa Clark Air Base, Pampanga, noong November 26, 2019. Ayon sa Department of National Defense, ay these Cobra helicopters from Jordan are the manifestation of the widening of our circle of friends. Kaya't ang bansang Jordan ay nagbigay ng dalawang Cobra helicopters. Kasalukuyan ang mga piloto ng nasabing attack helicopter mga kalakbay ay nagtitraining ngayon sa Jordan. Ano ba ang mga capabilities ng Bell AH-1 Cobra? Ito ay isang close air support attack helicopter mga kalakbay. Ang papel nito sa labanan mga kalakbay ay escort ng utility helicopters at alalay ng ground forces para mas mapabuti ang performance ng mga tangke. Isa itong air-to-air attack helicopter. Mayroon itong anti-tank rockets, anti-shipping operation at kayang magbigay ng mga data para sa mortars at artillery para sa exact location ng mga kalaban. Itong AH-1 Cobra model ay 30 taon na nakikipaglabanan at ito ay proven and tested sa kanyang air-to-air at anti-radar capabilities. Pangalawa, ang T-129 Attack Helicopter. Ang helicopter na ito ay wala pa sa serbisyo, ngunit kasalukuyang ginagawa ng Turkish Aerospace Industries. Ito ang pinili ng Pilipinas bilhin matapos pumili sa tatlong attack helicopters, ang AH-164E, AH-1Z Viper ng US at ang T-129 Attack ng Turkey. Ayon kay Defense Secretary Lorenzana, ito ay isang hakbang sa nilagdaan na memorandum of understanding ng Pilipinas at Turkey sa kanilang defense industry
Cooperation. Ang attack helicopter na ito, mga kalakbay, ay mayroong M197 Gatling gun. Hindi gaanong mabilis ang rate of fire, ngunit ito ay may mataas na kalibre, nangangahulugang mas malakas kaysa sa gun pods. Isa rin sa nasisilip ko, mga kalakbay, kung bakit ito ang pinili ng Pilipinas ay dahil sa defensive attributes nito. Hindi naman siguro maaari na puro lang attack capabilities ang tinitignan sa pagpili. Dahil kung matamaan ang ating mga attack helicopter at masisira kaagad, o kaya easy target lang, ay naku po, talo pa tayo sa gera, talo pa tayo sa milyon-milyong peso na ginasto para mabili ito. Ang defense capabilities ng T-129 attack helicopter ay ang countermeasure defensing system, missile warning system, laser warning receiver, RF jammer, radar warning receiver at infrared countermeasures. Itong mga helicopter na ito ay masasabi kong malaking tulong sa ating ground forces sa pag-ooperate nila sa mga local engagement laban sa mga terorista o di kaya sa mga rebuilding grupo. Tingin niyo, mga kalakbay, maganda ba ang mga attack helicopter ng ating bansa? O di kaya may suggestion kayo ng iba pang mga attack helicopters na nalalaman niyo? Just comment below. At bago ako magtapos, ay may isa pa akong katanungan, mga kalakbay. Sa tingin niyo, maayos ba ang pagpili ng Pilipinas sa T-129 attack? Just comment below pa rin at siguraduhin mo lang na nakapag-subscribe ka na at napindot na ang notification bell. Dahil sa susunod na video, pag-uusapan natin ang tatlong attack helicopters na pinagpilian ng Pilipinas. Ang AH-64E, AH-1Z Viper ng US at ang T-129 attack ng Turkey. Mangangalap tayo ng mga impormasyon sa mga attack helicopter na ito. Ganun pa man, ang pamahalaan ay pinili na ang T-129 attack. Ngunit pag-uusapan pa rin natin para magkaroon tayo ng mga dagdag kaalaman. Hanggang dito na lang, mga kalakbay. Ito ang Lakbay Karunungan na nag-iiwan ng mensaheng matuto sa nakaraan, maglakbay sa kasalukuyan upang mas mapalawak ang karunungan. Maraming salamat po.